24 lang kayo. Ipakita ninyo ang pagmamahal niyo sa Pilipino. Kami mga taga Maynila, Pilipino rin. Ngayon niyo ipakita. Asaan kayo ngayon? Asaan? Hinahanap namin kayo. Kasama na ako, 10 ng mga kababayan ko sa lungsod. Puro na lang tayo kontra rito, kontra ron. Dahil sa mga isinusulong yung political interest. Wala ba kayong puso? Maswerte kayo, mga pinagpala kayo. Maswerte tayo, nakaluwag tayo sa buhay. Paano yung naghihikahos bago pa mangyari ang krisis na ito? At lalong naghihikahos sa kasalukuyang krisis na ito. Hindi tayo magkakaunawaan sa salitaan. Hindi tayo magkakaunawaan sa mga political ideologies dahil magkakalaban tayo sa politika. Pero kaya tayo naglalaban-laban sa politika upang mamuno sa kaniya-kaniya nating nasasakupan. Ngayon nyo ipakita ang pamumuno ninyo at pagmamahal nyo sa kapwa. Araw-araw na lang. Araw-araw na lang. Huwag kayong maghanap na ng butas. Hindi bawat salita ng kasalukuyang leader ay binibigyan natin ng halaga o ibang kahulugan. Hinihikayat ko kayo, total magagaling kayo. Oh, i-donate nyo lahat ang sweldo ninyo. Lahat ng kakayanan ninyo, ngayon nyo ipakita sa tulong sa tao. Pwede ba akong makisuyo bilang ama ng lusod ng Maynila na kapitolyo ng bansa? Pwede ba kayong makinig muna? Alam ko wala ako sa poder na pagsabihan kayo. Pero ako ngayon, hindi lang ako nagsasalita bilang alkalde ng lungsod, but bilang isang mamamayan din na marami na nagugutom. Huwag na natin sisihin kung sino ang mali. Wala pong tama sa sitwasyon na ito. Wala pong tama sa mga salita ninyo. Nagbabago ang ugali ng tao. Huwag po tayong pagagamit sa mga ilang panawagan dyan, ilang sisihan dyan ng mga politiko, kapwa politiko. Huwag po. Walang maitutulong sa inyo ang mga politika ng politiko laban sa COVID-19. Ang kalaban, COVID-19. Ang mananalo lang sa mga away ng politiko ay kapwa politiko. Palitan man natin ang liderato, wala pa rin makapagbibigay ng takda at tamang solusyon sa ating kinakaharap. Maghunos dili po tayo. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Si COVID-19. Ako po bilang ama ng lungsod ng Maynila at kapitolyo ng bansa. Sa maliit kong kaparaanan, magamit ko man lamang ito. Ako'y nananawagan sa mga liderato sa national government, oposisyon, administrasyon, lalo na sa mga hindi nagkakaunawaan. Pwede ho ba? Pwede bang makisuyo sa mga kapwa ko politiko? Pwede ba? 90 days lang. Pahinga muna tayo. 90 days lang. Pahinga muna tayo ng politika. Pwede ba makisuyo yung pagkakainis natin sa isa't isa bilang politiko? Pwede ba 90 days lang? Ibuhos natin lahat ng resources natin. Administrasyon, oposisyon, may kiling sa kaliwa, may kiling sa kanan. Pwede ho ba bilang ama ng lungsod ng Maynila na bahagi ng ating bansa? Ako po, nagsusumaamo sa inyo, mga senador, congressman, lahat kaming mga politiko.
nagsusumaamo ako sa inyo. Kukunin niyo ang pagkakataon ng kahinaan ng mga leader ngayon sapagkat kung kayo rin naman ang mga leader ngayon, wala rin kayong alam ninyo sa inyong konsensya. Alam ninyo sa inyong puso na wala rin kayong magagawa. Kaya siguro mga kababayan, kayo mga nanonood, hinihikayat ko kayo, manawagan kayo sa mga taong gobyerno na itigil na ang away politika. Itigil natin. Once and for all. Sa mga taong mahal ko. Yun po yun. So yun po, inipong ko po dahil po sa kabutihan loob ng aking kaibigan, wala ako akong maibigay sa kanya, kaya binigyan ko po siya ng pinakamahalagang bagay na yun sa akin. Yun po ay tunay. Hindi po ako na-engage sa kahit anong selling ng mga ginto-ginto na yan. Wala pong katotohanan yan. Now, uulitin ko po, kung ano po ako ngayon, hindi ko po ito kasalanan. Hindi po ako pwedeng mamili ng pangalan eh. Nanay ko po ang may gawa eh. Pinangalanan ako ng nanay ko na ganito at suddenly sinabi niya, ikaw yan anak, akong bahala, karapatan mo yan. So yun po, hindi po ako pwedeng mamili. Hindi po ako yung nagsabing ito yung gusto kong pangalan. Wala ako eh. Nanay ko po eh, pwede ho ba akong mamili? Inakuhuhi yun. Dito na ho ko sa pangalan ko na to nakasuhan, na na-acquit ako. Dito ho yung TIN number ko, dito ho yung lahat ng identity ko. Ano hong gagawin ko sa sarili ko? Di ho ba? Para matapos na ho yung mga ganyang issue, eto na ho, maririnig nyo ho mismo sa bunganga ko. Pero kahit sino pa man ako at kahit ako pa man daw si Lucifer, susundin daw po ako ng tao dahil sa ginagawa ko. Hindi po ganon, mga kababayan. Ang sa akin po, gusto ko pong makatulong. Hindi po ako namumulitika at wala akong pakialam sa politika. Ang dahilan lamang po, siguro Marcos ako, dahil yun po ang binigay sa akin ng aking ina, wala naman ho akong magagawa, yun na ho yun. Siguro yung aking ina ay may siyadong inspire ho sa kabutihan at kagalingan ng dahil kayong tumawag sa messenger ko at ako ho'y nagla-live. Pwede ho, ayun na, nakahang na po yung aking messenger. Mamaya po, makikita nyo po na yung isang truck na bigas, maya-maya lang po siguro, mga 2 oras mula ngayon, makikita po nyo yung isang truck na bigas na dadalhin na po dyan sa Barangay Ugong Norte. Ayan po ay tulong ko para sa mga constituent ni Kapitan Yasi, ni Kap Yasi. Yun lamang po. Asahan nyo po, ako po ay tutulong sa abot ng aking makakaya. Yung pong mga request nyo, paki-message lang po yung aking YouTube channel. Kung ano man po yung kikitain ng YouTube channel na yan, ipamimigay ko rin po sa mga taong bayan. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po yung aking pagtulong. Kung matatapos na po itong COVID, ako po ay titigil na, hindi na rin po ako magbablog sapagkat babalik na po ako sa aking hanap buhay. Ako po ay may mga konting negosyo, meron po akong furniture shop, meron po akong plaisdaan, may mga lupain po ako sa norte na tinatamnan. Actually po, nakapagbenta po ako last year nung 2 years ago ng lupa sa norte na almost 50 hectares po. Yun po yun. Nagbayad naman po ako ng capital gain tax at kumpleto po yung mga pinagbabayaran ko. Yun pong mga pera na yun po ay nasa akin, yun po ay ipinamimigay ko ngayon. Yun po yung aking sinasabi, I'm willing to sacrifice things that I have in the sake of Filipino, which is inspired by my mother. And my mother are aspired and inspired by the good things and the good deeds of the former president and the former first lady. Yun lamang po. Wala po akong ano rito. Wala po akong ini-endorse na kahit na sino. Wala rin po ako po pamumulitikang ginagawa dito. Ayun po. At, yun po, abangan nyo na lamang po yung aking susunod na challenge. Pakishare po itong video na to, pakishare po yung live ko, pakishare po yung vlog ko. At please, hindi ko po alam kung ito po'y mawawala na naman, just follow me on my YouTube channel. Message nyo po ako ron, nire-review po ng aking sekretary, ng aking mga kasama, na sila Yam, yung inyong mga request. At katulad po, kahapon, dun po sa aking YouTube channel, ay nakita ko nga po na may mga taga Santo Domingo daw po na higit na nangangailangan nang tulong yung pong mga nasunugan daw po dyan. Sige po, Santo Domingo, 100 kaban, ikinukumit ko sa'yo. Santo Domingo, 100 kaban, bukas, pwede nyo na pong kunin. At coordinate na lamang po doon sa tao na yung aking pong administrator, opo, yung mga facilitator po. Yan po. Ulitin ko po, ako po ay masaya na,
At sabi ko nga po, sa sobrang hundami ng batikos at paninira, ipipin down po nila ako, pero kayo po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Masyado po akong na-overwhelm sa milyong-milyong Pilipinong nagmamahal sa akin, pati na rin po doon sa mga taong nagising ko yung kanilang damdamin na sila'y tumulong din, at mga nagsipos po na tumanggap sa challenge ko. Maraming maraming salamat po. Kung malalampasan po natin nung epidemyang ito, ako po'y magmamano sa inyong lahat. At kung sakali pong matapos yung epidemyang ito, ay pwede nyo na akong sabihin sa aking ina kung bakit Francis Leo Marcos ang ipinangalan niya sa akin. Kung sino po ako, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko po yung kasalanan at hindi ko po yung ginusto. Sa totoo lang po, hindi ko po ginusto. Pero yun po ang ibinigay ng aking ina sa akin. Ano hong gagawin ko? Alam nga naman, nung magalit ako sa nanay ko, buhay ko nga ho.